Last week ay napagkwentuhan po natin kung bakit may mga drivers na ayaw ng electronic parking brake. At meron po mga nag-comment na sabi nila bukod daw dun sa electronic parking brake ay ayaw din nila ng push button start. At mas gusto pa rin daw nilang gumamit ng susi kapag bubuksan nila yung pinto at saka mag-i-start ng makina. Kaya lang guys, wala tayong magagawa dahil yung mga brand yung sasakyan na lumalabas ngayon, kadalasan ay push button start na talaga. At sa tingin ko, darating yung time na mape-phase out na yung paggamit ng old school na disusi. Yan ay dahil sa mayroong mga advantages itong push button start. Pero meron din po itong mga disadvantages, kaya may mga drivers na ayaw nito. Technically, ang pinakaunang push button start na sasakyan ay noong 1912. At yan po ay kinabit sa Cadillac Model 30. Noong mga panahon kasi na ito ay kakauso pa lang ng electric starter. Noong umpisa kasi, para umistart ng sasakyan, kailangan pumunta ka sa harapan tapos maiikutin ka. Ngayon, nung ma-invento itong electric starter, hindi naman nila ginawan ito ng susian. Para ito magamit ay nilagyan nila ito ng push button. Kaya technically yan po ang pinakaunang push button start. Fast forward po tayo, 1998, inintroduce naman ng Mercedes-Benz ang keyless start or keyless go system. Pero ang FOB po nito ay hindi katulad ng mga FOB natin ngayon. Yung 1998 Mercedes-Benz ay parang card ang shape niya. Ngayon kasi ang mga FOB, parang mga maliliit na remote control ang itsura. Ang ibig sabihin nga po pala ng FOB ay frequency operated button. Siyempre ang unang advantage po nitong may FOB ka ay hindi mo na kailangan ng susi para i-unlock yung sasakyan every time na papasok ka. Dahil ito pong FOB ay nag-i-emit ng radio signal na pag na-detect ng sasakyan ay kusa po mag-a-unlock ang mga pinto nito. At pagpasok nyo po dun sa sasakyan, tatapakan nyo na lang ang preno, tapos pipindutin yung push button start at aandar na po ang makina. Karamihan ay isang pindot lang ang ginagawa para mag-start ito, pero meron pong mga iba na ang gusto ay tatlong beses itong pinipindot para daw mas safe. Meron ditong brake. Huwag mo muna yung apakan. Pindutin mo to ng dalawang beses. 1, 2. So pag nakita mo na yun na nag-on na siya, pakan mo yung brake and then pindutin mo to. Mag-start na siya. What? Pero however which way kung paano nyo po yan gustong gamitin ay parehas na mas cool tingnan pagka i-start nyo yung sasakyan na pinipindot lang kaysa sa nagsususi. Ang isa pang advantage nito guys ay mas secure daw ang isang sasakyan na may ganitong setup. Dahil ang bawat FOB ay may kanya-kanyang unique na code na kailangan ma-recognize muna ng transponder ng isang sasakyan bago ito umistart. Kaya hindi daw ito ganong kadaling makakarnap ng mga low-tech na carnapper. At ang ganitong setup ay meron din pong automatic door locking system na kahit na malimutan mong ilock ang mga pintuan pag lumabas ka ng sasakyan, once na ma-detect ng transponder na dumistansya ka na dun sa sasakyan ay automatic itong maglalock. Kaya very helpful po ito doon sa mga makakalimuting maglock ng sasakyan. Kaya lang guys, although magaganda yung ganyang features, ang ganitong setup ay mayroon din pong disadvantages. Ang number one po dyan ay mas mahal ang ganitong setup. Kaya yan po ay nadadagdag sa total price ng isang sasakyan. Mas marami po kasi itong components at gumagamit po ito ng electronics. Kaya natural lang po na mas pricey ito. At dahil nga po sa ito ay electronic, natural lang po na masira po ito over time. At pag dumating po yung time na kailangan nyo na itong ipagawa or palitan, ay siguradong gagastos kayo ng malaki-laki. Unlike sa old school na disusi na bihirang-bihirang masira. At kung masira man ay mas madaling gawin dahil puro mechanical lang po ito, kahit yung mga magsususi sa kanto ay kaya po itong gawin. Actually, mura ding magpagawa ng duplicate nito unlike doon sa electronic push button start na sakaling mawala mo yung FOB or masira yung FOB ay hindi ganong kadali itong i-replace at syempre mas mahal.
Ang isa pa pong disadvantage nito ay may posibilidad na bumaba at makaalis ka ng sasakyan na maiwanan mong umaandar yung makina. Yan po ay dahil sa maraming mga sasakyan ngayon ang sobrang tahimik ng makina na kuminsan mahirap ma-distinguish kung ano ba yung makinang umaandar pa doon sa naka-turn off na. Kaya kung halimbawa nagmamadali ka at lumabas ka na agad ng sasakyan, nalimutan mo nang pindutin yung engine off button, ay aandar lang po ito ng dire-diretso hanggang sa maubusan ito ng gasolina. Pero meron naman pong mga car brands or mga models na equipped ng safety features na kapag nalimutan mong umaandar yung makina at nakapark ka na, ay automatic po ito magsha-shut off. Ang pangatlong disadvantage po nito ay, although sinabi ko kanina na mahirap po itong makarnap para doon sa mga low-tech na carnapper, hindi po ito ganon ka-safe para doon sa mga high-tech na carnappers na marunong mag-hack. Kaya hindi rin po ito 100% na safe sa carnapping. Ang conclusion ko po dyan ay maganda po talaga itong push button start na setup. Kaya nga nasabi ko kanina, mas cool tingnan yung papalapit ka pa lang dun sa sasakyan ay nag-a-unlock na tong mag-isa. Pag upo mo, may pipindutin ka lang, start na. Pero syempre, kailangan na huwag pa rin tayong maging masyadong dependent to sa technology. Kailangan common sense pa rin ang paiiralin. Palagi po tayong magpa-park dun sa mga secured na lugar, huwag tayong magpa-park dun sa mga alanganin at madilim para iwas carnap. Tapos kahit na may automatic engine shut off ang inyong sasakyan, ay siguraduhin na nag-engine off na kayo bago kayo bumaba. At although meron po itong automatic locking system, i-check nyo pa rin po kung lahat ng pintuan ay nag-lock bago kayo lumayo dun sa sasakyan. Kung ako naman po tatanungin nyo at papipiliin ako kung ano ba mas gusto ko sa dalawa, yung push button start or yung disuse, honestly, mas gusto ko po yung disuse kasi hindi naman po inconvenient sa akin yung magpasok ng susi doon sa may pintuan para ito i-unlock tapos ipasok yung susi doon sa may key ignition at magpihit ng susi para naman umistart ang makina. Nakasanayan ko naman na po yun sa loob ng 30 taong pagdadrive ko. Ang kagandahan po kasi para sa akin ng disuse, ito po ay less or no maintenance ang kailangan. Pwede pa ako magpagawa ng maraming duplicate pagka gusto ko. Para kung marami kayo sa bahay na gagamit ng sasakyan, pwede kayong tigitigisan ng susi. Isa pang iniiwasan ko sa ganyang push button start ay yung nga pong gastos na kapag ito ay nasira or kapag nawala yung FOB. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong maiksing kwentuhan natin. Maraming salamat po. Kila Polsky Del Rosario, Peter J. Salvador, Danny De La Cruz, Bernardo Molina, Renz Ones, Henry Kaang at Eric Guevara na mga nag-avail ng DMA t-shirts natin for this week. At doon naman po sa mga gusto rin magkaroon ng DMA t-shirts na katulad ng suot ko sa mga vlogs natin. Available po ito sa Shopee. Marami po kayong designs na pagpipilian. Iba-iba po ang colors at iba-iba rin ang mga sizes. Tapos may libre po itong sticker sa bawat purchase nyo. I-type nyo lang po sa search bar ng Shopee, MR3M Apparel. As always, huwag nyo po sanang kakalimutang mag-like at mag-share. Pagkatapos doon naman po sa mga hindi pa nakasubscribe or nakafollow, pakipindot nyo na po yung subscribe button ng YouTube or follow button ng Facebook. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!